400 kilometers na lang ang nalalabi at mararating na natin ang Zamboanga City. Nandito pa rin tayo ngayon sa parang pagkatapos nga natin mag-agahan, ay dediretso na tayo ngayon ng Zamboanga. Sa tubig dito. Kahit hindi umulan, matubig ang daan. Walang alala ko sana. Sa parte ito na maging nalaway, kapansin-pansin talaga yung pagkakaiba ng daan. Kumpara dun sa mga nadaanan natin, mga ilang oras lamang yung lahi dito. Kasi nasa kalawak, subalit dito sa bantay ito, ay bukod sa nasikip, eh medyo nasisira na rin yung mga daan. Sa biyahe natin ito ay madadaanan natin ang ilang bayan ng Maguindanao gaya ng Matanog, ng Balabagan at mga ilang parte ng Lanao del Sur. Ilang dekada na rin iniiwasan itong lugar na ito. Bibihira kasi yung gusto nung dumadaan dito dati gawa ng sinasabi nila na yung ruta ito ang isa sa pinakadelikado at pinakatakutan ng mga monsters kanoon. At maging sa kasalukuyan na rin ay marami pa din mga ilag na dumaan dito lalo sa kung dapat hapon. Alam nyo na siguro kung bakit, no? Hindi ko na isa-isahin pa. Pero marami dito na mga notable events na nangyari talaga nung panahon nila. Sarap ang ligil. Sarap ang ligil ni Chip, eh. Matawag mo natin tayo. Morning, sir. Okay. Thank you. Sir, sihat ka na. Masajib ka. Tingin niya, sabi niya, parang may sniper doon. Parang may hihigil ka. May sniper doon. Kita yata, yan. Sige. Takot ka din niya, sniper na yan. Parang may nakatutok sa atin, ah. Kasi hindi kita. Maliit masyado. Hello, waterfalls. Maliit siya. Nagbaba. Bala dyan. Matalag. Dito na tayo sa bayan ng Matanong. Ang ganda ng city hall nila. Matanong, Maguindanao. Maliit na bayan lang din ito. At ngayon ay papasok na nga tayo ng Lanao del Sur. Ang unang bayan na madadaanan natin ay ang bayan ng Malabang. Sa bandang ito ay ang lugar pahingahan ng stopover ng mga manlalakbay patungo dito kasi medyo malayo na ito sa Cotabato City. Kaya yung usual na bumabiyahe dito sa ruta na ito, humihinto sila dito para kumain, mamili ng pasalubong, mag-dressing. Ang kagandahan lang sa lugar na ito sa kasalukuyan, bakit masasabi mo na maganda na siyang dumaan? Bukod sa improving yung kanilang daanan, yung national road, marami na rin kasi mga checkpoint, kaya kampante na tayo. At kung peace and order din naman ang usapan, hindi natin masabi kasi different days, different story kasi. Pero masabi ko na sa loob ng isang taon ng assignment ko dito, masabi ko na mas peaceful, no? Kumpara dun sa mga nagdaan taon. Pag nag-ulan, ito tubig na ito.
Mababa yan. Oh, itong kalsada, para itong kuwan yung parang sapa na. Mababa siya. Walang ano. Oh, dapat. Walang kanal. Kanal. Ang nangyayarap pag nagawalan ah. Ano natin dito po? Iwas, nagpunta kami sa Marawi at natuulan. Basta ito si Wiggy, nakaabot man dito mga tubig. Ah, malalim. Oo. Basta dyan na sa ulo niya. Kasi nga mo ng kanal, walang irrigation. Hindi ko mabalat-balatan eh. Hindi ko makita yung lahat. Dapat babagal ang takbo. Takbo. Tapos mga, natak-tak-patarsikan yung mga bahay. Baka mamaya, pagalitan ka. Pagdaan mo na. Matay. Puso ba yan dito? Kaya hindi dito yung last election, maraming namatay dito. Malabang Lanao del Sur. Ang isang problema dito, ano? Kuryente, o? Oh. Oo. Walang kuryente. Wala. Di, kasi hindi ko wala ang kuryente. Meron siyang linya, yun nga lang. Ito yung nabalita bago lang, eh, ano? Oo. Tsaka yung Majel ko. Bumabalik mo ng kuryente dito. Pero ang kwan, oh, mahina, hindi siya... May ilang voltahe. Oo, oh, voltahe. Baka na. Sa ano ba? Hindi kayang magpantar ng rep. Rep mo, oh. Pero sayang, maunlad na sana eh. Oo. Oh, ano ito? Maraming tao dito. Pero pag election kayo. Kaso mahirap kapag yung co-op ay hindi nagbabayad yung mga tao, hindi mo mabuhay ang co-op. Hindi mo po pwedeng hingin mong kuryente. Na paano makakapagbayad ang co-op po yung mga member hindi nagbabayad? Oo, oh, paano rin sila mabuhay? Sayang, yan o. Basta election, pinakamagulo ito na lugar pag election. Ito malabang? Ngayon na matina mo ngayon mga December, ay yung December sa barangay. Ah, barangay election. Mas magulo? Mas magulo naman ito. Ayan. Dati yung mga... Yung, ito si Roy, yung nagbabarbecue dito. Uh-huh. Pinatay ba yun dito? Ano nga? Ano pa na din dito ang election? Ah, sobra ka dito sa election. Ano to, eskwelahan? Eskwelahan. Barangay. Ang ganda, cute. Jose Abad Santos. Halo man ang tao dito. Christian at saka Muslim. Pero dominant Christian at Muslim. Muslim. Uy! Malalaman lang yun siya. Patay. Malalaman na kaya habulin niya ng motor. Stop. Yung manok ko. Manok, pera niyo. May itlog sana yun siya, kamay itlog. Itlog yun ang unse. Hindi ka rin yan. Ay pag pinapisa pa yung itlog. Pwede unse. Ay kung siyam dyan ang babae. Oo. May itlog pa yun. May itlog pa yun. So ano masabi niya? Bayaran pa yun sana kay... Kung magkano ang babayaran ko? Ay mga 5,000. Ha? 5,000. Isang manok yung nakasagasaan. Ay, plus kamingaw pa niyan. Siyempre yung mga kamag-anak niyan, malungkot. Oo. So, bayaran din yung kalungkutan. Matatay. Ano naman sabi nito? Giging kupre tayo nito. Kupre tayo nito. So, pag hindi kayo wala kayong pera dyan, iwan mo muna ito sa sakyan ninyo. Oo. Tapusin nyo na lang sa sakyan. Oo. Pagka bukas. Ah! Nagbago ang isip namin, dapat matubos itong sasakyan. Tayo yan. Kasi na-standby ang oras namin. Imbis na magtrabaho kami, hindi kami nakatrabaho. So, yung trabaho namin, manakikita namin doon sana. Oo, ay di quits na tayo. Oo, papapayaran pa namin yung... Ang tricycle. Malabang pa rin to? Malabang pa rin. Ang dami ng negosyante dito. Wala ito dati. Ito siguro mga galing na Marawi ang iba, no? Oo, sir. Doon yung banda doon ginabalutan namin, masarap. Balot? Balot. Dito ba yung mga doon? Kalami. Sabi kasi...
forward nga tayo, madadaanin natin sa bandang ito patungo ng Sultanaga Dimapuro ang isang maikling tunnel. I think ito ay isa sa pinakalumang tunnel dito sa Mindanao. Pagbutas niya, sir, na paano kayo ginawa yan? Ano yata yan? Pako? Pako na yun. Grabe na makatagal, sir. Grabe katagal. Pako. Grabe makatindi na panda yun. Ang dami siguro pako pa. Sino yung pako? Sinisinsin. Oo, yung kamay nila. Sumakit na yung kamay nila sa kakang ganun. Kasi mag-vibrate pa rin, masakit sa kamay. Kasi ano yun eh? Nakakuha natin. Ang bukura natin. Nakakulad? Ito ang Muslim na rin din ako. Oo, may Muslim na rin. Pero hindi mo mas marami pero sa mga matapos sa ito ay dalawang din Lorte. At ngayon ay papasok na nga tayo ng Zamboanga Peninsula. Welcome to Zamboanga del Sur. Ang unang bayan ng daanan natin na covered ng Zamboanga del Sur ay ang bayan ng Tukuran at ang bayan ng Labangan. At ngayon ay patungo na tayo sa lungsod ng Pagadian or ang Pagadian City. Hindi ka binara. May mata bang meron? Ano, nainig ka na? Pagadian, sir? Nainig ang Pagadian? Oo. Nandito na tayo ngayon sa Kumanarang. Stopover muna tayo kasi tayo ay bibili ng pinakamasarap na bibingka. Ito ay legit na masarap. Napaka-distinct ng lasa, malinamnam. Basta hindi mo maipaliwanag niya, basta alam ko lang masarap talaga siya, kakaiba. At sa pagpasok nga namin ng Zamboanga Sibugay, ay sinalubong kami ng isang malakas na ulan. Estimate natin. Direk sumay niya lang sa gera. Diretso na tayo. Oo. Welcome sa bayan ng Ipil, sa Zamboanga, Sibugay. Ito ang nagsisilbing kabisera ng probinsya. Isa sa pinakamaunlad na bayan at ang capital hub ng probinsyang ito. Ang bayan ng Ipil ay matatagpuan 3 oras mula sa mga key cities ng region ng Zamboanga Peninsula. Ito
ito yung Dipolog City, yung Pagadian at saka Zamboanga City. Sa madaling salita nito, tatlong oras pa yung lalakbayin natin bago natin marating ang Zamboanga City. Mag-aalas 6 na ng hapon, kaya expected natin na ating gabi na naman tayo makakarating nito. Dahil nga sa gabi na, wala akong tanging mapapakita sa inyo kundi ang dilim. Kaya't see you na lang ulit sa mga susunod nating video. Kita-kits tayo sa Zamboanga City.